So yun, muli na naman tayo yung tutulong, no? Ayan. So, meron nag-message sa ating Facebook page na Picado Vlogs, ayan. So, inilalapit nila si Nanay. Ayan. So, si Nanay nakatira sa ilalim ng tulay. Ayan, ipapakita. Puso. Kasama pa rin natin ang Team Tawid, ayan sila, no? Abangan nyo at siguradong mai-inspired kayo sa kwento ni Nanay at ni Tatay. Samahan nyo kami, tara na. Ako po si Erlinda Dana Prata. Ang edad ko po 50, mag 56 na po ako sa December. Ako po nakatira sa ilalim ng tulay. Kaabi ko po yung mabuting kong asawa. Ako po, Ricardo Dara Prata, edad ko 58. At yung kami katira kami sa ilalim ng tulay sa Bangbang. Kaabi ko pong pamilya ko po. Ay, tatay, kamusta po? Ito, mabuti. Tay, kamusta po kayo? Ito, mabuti. Buti na po pinapunta po kayo dito sa, ano, sa ilalim ng tulay. Dati may trabaho kami ito sa amo amin dati. Ngayon sabi, hakilado yung lupa, alagang kambing. Ngayon, siyempre papalisin na lang kami. Lumayas kami dito, doon. Takatira kami dito sa larawin tulad. Naloko po kayo? Oo. Yun na nga siguro po. Yun siguro po, kasi ang kausap namin yung tatay niya. Opo. Ngayon na kaya alam yung anak. Mm-hmm. Yung anak po niyang, ano? Mayari yung bukid. Nagpaalis ang. So, ang pinangakuan po kayo ng trabaho dito sa San Simon? Oo. Taga saan po kayo, Nay? Makabebe. So, galing po kayo na Makabebe, umuwi po, pumunta po kayo ng San Simon dahil pinangakuan po kayo ng trabaho. Mm-hmm. Pagdating po dito, wala pong trabaho? Wala po. Kaya napunta po kayo dito sa Lalaming Tulay, Tay? Oo, okay. So, kamusta naman po kayo, Nay? Ilang buwan na po kayo dito? Pito? Hindi po. Doon, pito. Dito, mga 3 months pa lang. 3 months. Po. Kamusta naman po kayo nung lockdown? Ay, mabuti tayo. Mas doon ko, ano, kakaraos na kami ko. Sa rasyon-rasyon lang po. Sa rasyon-rasyon lang po? Kakaraos lang, ano, makonti-konti. Oo po, God will provide, no? Mm. So, napagpad po kami dito, Nay. Vlogger po kami, no? Tumutulong po talaga kami sa mga less fortunate people. Ayan, kasama ko sila. So, meron lang po naglapit sa inyo si Ma'am Jasmine. So, nakita niya yung video natin. Napanood niya. So, ilapit niya po kayo. Sabi niya, baka pwedeng pakitulungan yung mag-asawa sa ilalim ng tulay sa Bombao. So, ako po kasi from Angeles City. Hindi pa po kami sadatong dito. Galing pa po ako ng Angeles. So, sila, tagla dyan sa Kansinala.
nagpatulong po kasama ko po sila. So, ngayon po, ano po yung gusto niyo sabihin sa mga viewers po natin? Eh, sana po, kasi andyan lang naman po, eh, kailangan yung matulungan po kami. Saka, ang hirap pong buhay kasi ngayong ano eh. Ngayon pong lockdown, no? Lockdown, no? Mahirap yung trabaho. Opo. Ano pa po na okay. Sana mabigyan na namin sana ng mas kailang maliit lang bahay. Tirahan lang kami. Pwede na lang kami kakaraas lang. Hindi na po, kahit na maliit lang maliit bahay, mayroon lang matirahan. Meron naman kayong prospect na na pwede pagtayuan ng bahay? Eh, wala pa. Po eh. Sa probinsya, mayroon ako doon sa mga kapatid ko kasi malayo, pamasaheng wala. Saan po ba sa probinsya na eh? Tagbilaran, 3,000 po pamasahe. Sa Tagbilaran? Oo, bawat isa. Oo, tsaka hindi pa po pwedeng umuwi ngayon na eh. Oo, dahil... Lockdown po. Lockdown pa po doon eh. Kasi nunood ako dito sa TV ko ba? Bawat gabi, balita, para yung kibo. Eh, ito po uli lalubos na. Wala nang magulang. Ah, sa tatay wala na po magulang? Wala na po. Tatlo lang silang magkapatid ngayon. Yung isang kapatid niya sumunod sa kanya, andun po sa Cebu, nakapag-asawa ng Cebu. Taga Cebu. Cebuana? Oo. Eh ngayon, umuwi po sila doon. Noong wala pa pong ano, lockdown. Opo. Eh kami, ang hindi ako nakauwi noon kasi mahirap ang buhay. Wala kami pamasahe. Eh ilan kami, yung mga anak ko. Ilan po yung anak ni Nay? Lima. Lima po yan. Panganay ko lalaki, 33 na. Anong trabaho po ng panganay niyo? Wala eh, nag-trasike lang, nag-ano lang siya. Mamasada lang trasike. Sa Makabebe? Oo, oh, bandere lang po, isang daan, isang araw ang bandere. Opo. No, yung anak ko namang iba, ganun sa bukid eh, nakiupahan din sa bukid. Pag may taniman, nakitanim. Kung may tabasa, nakitabas din. Ganun lang po yung mga anak ko. Hindi mo nakapag-aral sila. Itong anak ko ito, nag-aral itong anak ko ito. Ano na po siya, isang taon na lang matapos na. Oh. Yun lang, kahit na hirap kami mamasukan sa ano, buwanan. Opo. Kapag-aral lang yung anak ko. Nag-aputin na po siya. Oo. Kasi, masipag mag-aral kasi. Tsaka yun po yung pinaka, no, pinaka magandang pamana sa anak natin, yung edukasyon. Opo. Kasi yung pera, nawawala po yan. Talaga. Pero yung karunungan at yung diploma, hindi po nakakaya. Hanggang buhay kayo. Hanggang kamatayan po yan. Mm-hmm. Para sa kanya din naman po yun, paglaki. Hanggang kamatayan po ang karunungan. Ako kasi po, ako din akong... Nag-aral. Mag-aral po sa grade 1 na ako. Kasi alag-alag ako eh. Opo. Paski sanang gaya, sasama ko pastulong itik, pastulong baka. Sana iba-iba ng lugar. Hindi na ako pumasok sa eskwela. Kasi sabi ko, kasi siguro po, sa hirap po ng buhay yan. Mahirap kasi ako, iniisip ko. Magulang, no? Saka rin, papasok ka sa eskwela, wala kang pagkain, wala kang damit, wala kang masing baon lang, wala. Ay, sabi ko, hindi na muna akong papasok, aharap muna akong trabaho. Hanggang na ngayon. Tama sabi ba matatanda, sa sisi sa uli, sisi sa uli. Sa uli ang pagsisisi. Mm-hmm. Ilang taon na po kayo nagkasama din nanay? Matagal na po, mga ano kami nag... Ano, June 15, 19... Ano, 1985. 1985? So matagal na po pala kayo nagkasama? Matagal na po kami. 85, 19. Nasa 20 na mahigit po. 38 years. Mm. Stay strong pa rin kayo, no, nay? Kahit na mahirap yung buhay, no? Mahirap. Mm-hmm. So ano naman po yung, ano, yung pinangahawakan yung dalawa, nay, no? Ay, siyempre, yung tiwala, yung pagmamahal, yung pag, ano, tiwala lang sa isa't isa. Oo. Yun, para sa mga viewers natin, no, kasi marami ngayon na naghihiwalay, no, nay? Lalo na, nay, pag walang pera, naghihiwalay sila. Eh, kami po, hindi kami. Ano po yung naging pinakasandalan yung dalawa para magsama po kayo ng napakatagal na panahon? Eh yung halimbawa po, kung walang-wala kami, mag-uusap kami na ganun-ganun. O, bukas ikaw, makayana natin yan. Sabi, makayana natin kako yan. Siyempre, iniisip kami. Ngayon, may pagkain, kasama-sama kami yung pamilya. Bukas na naman, saka na naman ang anak. Sabi ko sa misis ko, sige ako, aalis ako ako. Masking mamasada lang ako, traskel. Sabi ito,
Eka biasang madrabi motor, hindi pa ako sanay. O, bahala na ba? May awan Diyos ako, kakayos ako sa stretcha ako, baske paano ko kikita ko. Yun, umuwi ako. Nagdala na ako 5 kilo. Tapos bigas tayo, itong anak kong mag-aral, maski pa nga, ano, may baon sila. Noon kasi, piece to piece pa siya, 200, 300 ang baon niya. Opo. Araw-araw. Sa ano kasi siya nag-aral, yung Malolos? Sa Bulacan. Sa ano, sa Bulacan State University? Oo. Oh. Kaya, kaya yan. Siyempre, sa cellphone na, siyempre, gagamit yung malayo yung pinag-aralan niya. Tapos correct na minsan nini, sasabi sa akin, ta, lobat yung cellphone ko. Nahirapan siya kasi mag-aral ko ngayon kasi sa online. Kasi dito ako, mati ilalang oras, pwede saksak ako. Oh, eh, natin ang karga cellphone, ta, oh, paano yan? Bitin. Wala na naman akong load. Dakal kong ginaga. O, teka, pupunta muna ako sa kaibigan ko, kakadalan siya ako, maski magkano. Kahit ka, ang kalawa, mas magastos pala. Meron tumawag sa akin. Mas magastos pala. Yung online pilapil. Mo. Opo. Yung load ka na, Lord. Ayun, kadalawang tanak. Pinipirmahan niya. Yung mataas, marami. Yung mga papel na inaasaran niya. Jesus. Sabi ko, titingin niyo na ako, malapit ka na matapon. Di ba may mga kayong kuryente? Paano po siya nag-charge? Nag-charge na kami dyan. Sa kabila. Ah, nag-charge po sa kabila. Siyempre, mamahit yung kuryente. Siyempre, marimik. Mahiya din kami. Hindi naman panay-panay kami doon kasi hindi kasi namin gawain yung mag-ano, nahiya kami naman mag-share ng ano doon. Napanay-panay, araw-araw, oras-oras, siyempre, pagka-obos ng load, ayan na, wala na naman. Kasi okay. Ganito na lang, Nay, no? May load niya, sagot ko na po yun, no? Bibigay ko po yung number ko, kapag magpapa-load siya, magpapa-load na siguro siya ng 1 month, no? Yung may internet, para good for 1 month na. Wala man siya internet. Yung ano lang, cellphone lang gamit niya. Opo, ako na po mag-load para hindi na po problema yung load, no? Ibibigay ko po yung number niya, tapos inu-load ko po siya na. Salamat. Opo, para at least yung po, pag-aaral po niya, matupad po niya, no? Ngayon po, sa online class, sa kung sakali man na may makakapanood po ng ating video, no? Baka sakali, merong magbigay ng laptop sa kanya. Para mas makatulong po sa kanyang online class. Ayun lang yung tumabot sa akin, si sabi yun, Jasmine. Opo. Salamat na lang yung tinulungan na kami. Maraming salamat po lang sa ano. Si Jasmine. Kasi hindi ko sa'yo kilala yung Jasmine yun eh. Opo. Kala ko na po kamag-anak yun yung Jasmine. Hindi. Kasi aprido ka sa tatay ko, Ricardo Dana Prata. Tay nanay ko, Pursila Mariali. Umigulat ako sa kayong dalaan dumating bisita ko. Kilala yun si Jasmine. Ako, sino Jasmine? Hindi ko kasi kilala yun. Opo. Itaka ko siya, ako siya rin sa atin, yun ako. Ako pa makita-kita yun, kaya tumulog sa amin ngayon. Hindi ko pa masyado kilala. Sana tawag kayo kayo po. Sana mas nila, sana kaprato na lang ng lupa, patalakad lang ng bahay. Mas walang na ako po, kasi kawawa nitong mag-aaral ko. Pangalawa, wala kaming kongkurente. Gusto na sa minto sa eskwela. Sabi ko, wag ako, sayang. Isang taon na lang. Mag-aral, isang taon na lang. Hanggang kaya ko, hanggang buhay kami, mamaya tutulong, tatrabaho kami ako. Talaga hindi ko na kaya. Ay, bahala na Diyos sa'yo ako. Ayun lang po, humingi ko pong sahok. Kay kayo po. Ata po. Ata. Mananawagan po sana ako sa tumutulong ngayon kamukayang si ano si Asmin na nakarating sila dito. Sana po tulungan po niyo kami. Kasi po sa totoo po mahirap ang buhay namin eh. Kaya po yung sumasahop sa amin, maraming salamat po. Yun na lang po. Sige po, Nay, no? Mayroon din pong mga kabataan ngayon, maaga pa lang nakapag-asawa na. Ilibin pa lang na. Nabubutis na. Oo, kamukha yung mga klase niya. Opo. Hindi na, ano, kaya sabi ko sa kanya,
mag-aral ka muna bago ka mag-asawa. Pag naka ano ka na, maka bolsam ka na, may trabaho ka na, pwede ka na. Hindi, tulungan niya pa muna kayo. Oo, kung tulungan pwede niya naman yan daw kami tulungan kahit na may asawa siya. Lagi ko nga po pinagdasal kayo kung ginoyan na nga. Ganun na nga eh. Gabayan siya na kung ginoon na sana, huwag muna. Pero nai, no? Napaka, ano, nagbibili po ako, no? Kasi sa hirap ng buhay, pero... Totoo po yun, marami oo, nangyari yun. Kasi po, kung ano yung naranasan nila nung kanilang kabataan, gusto nila iparanas ko nila mga anak. Ganun po yun. Pero bilip po ako sa inyo, nai, kasi pusigido po kayo kahit na sa hirap ng buhay at pusigido pa kayo na mapagtapos yung anak ko. Anak po yun, no? Kasi noon pa kasi po yan, sinabi ko sa kanya nung grade 12 pa lang siya. Sabi ko, mag-aral ka talaga. Mag-aral ko, mag-aral. Walang halong ano, hindi ka muna makipag-boyfriend. Opo, wala may dudulot na mas maganda yun. Oh, sabi niya, hindi mama, mag-aral ako, tapusin ko yun. O sige, suportahan kita kahit na mahirap mamasukan kami ng ano, opo, yung buwanan. Kung saan sana kami nakarating yan, sa Mexico, Tarlac, Mexico. Doon nag-aaral ng grade 6 yan, tapos saka dito, grade 8. Dito, ayan, susunod na kaya, sana na kami kayang kaya. Sa susunod ay. Ginapang niyo po sa nanay? Oo, oh, yan lang anak kong ginapang ko kasi yung panganay ko kasi noon, pinapag-aaral ko din kasi sila. Opo, siya lang talaga yung nagpursiging mag-aaral. Oo, oh, siya lang. Kasi yung sumunod ko sa panganay, grade 8 na sana. E ngayon namasukan, sabi niya, nagpaalam, mamasukan Manila. E ngayon, 7 taon, hindi umuwi. Hindi umuwi sa amin. Pag-uwi sa amin. May asawa na. May anak ng isa. Meron ng... Siyempre, ay adyan na ako. Asuka ako. Kada lang, may anak na. Kaya kayo may lulus yung magulang yun. Mas mainit, tatlo kami sa bukas, no? Yung pangatlo ko naman, sir, ano, 5 lang. Grade 5 lang yun. Tapos? Oo. Yung bunso ko, yung sinundan yan, grade 2 lang, ayaw din mag-aral. Hmm. Lalaki, ayaw. Na ano na rin sa trabaho. Nabarkada po siya. Tangin na ano, trabaho. Nabarkada po. Pangalawa, barkada. Uminom din. Pero nga, sana po, no? Sana po yung maging ano nyo. Maging susi, no? Mm-hmm. Para maiyahan po kayo sa hirap, no? Opo, sana nga po. Opo. Hindi ko, ano kung... Yun ang lagi kong sinasabi sa kanya. Tsaka at least po, kung mawawala man po tayo sa mundo, no? Meron po kayong ipamana. Mm-hmm. Ayan, yung edukasyon. Yun ang lagi kong sinasabi sa kanya, eh. Hindi man wala para... Hindi man tayo mayaman. Mm-hmm. Wala man tayong pera. Wala. Hindi ko man naibigay sa inyo yung magandang buhay, magandang damit, mm-hmm, mga ganyan, mga luho. Pero yung edukasyon, ayan, edukasyon yung... Kasi iba ko yan, maaraw, gabi-gabi, dyan ako nunutong balita. Ibang magulang, gusto mag-aral ng anak, ayaw isang mag-aral ng may magulang. May pera na yun. May pera na yun. Mahirap. Gusto mag-aral ng anak, magulang, wala siyadong pera. Walang pera. Ginagapang talaga ang kaya. Kasi makikita ko yung TV, minsan sa lalim ng tulay, minsan sa kasada ng anak na. Yun yung ano sa cellphone, mag-aral. Sabi ko ako, talaga mahirap ako maski saan. Hanggang punta gusto ng mag-aral anak na. Mas lalo pa mo ngayong lockdown. Lalo lockdown ngayon ako, mahirap yung trabaho. O sarap dito, hindi siyado maipit. Ibang lugar talaga, maipit talaga. Kamukayos malabon sa kado sa Cavite. Sa malabon, totoo yung balit namin. Talaga lockdown pa. Wala kakalabas. Sabi ko, paano kaya ako, doon tayo, ako, ala, patay tayo sa gutom, hindi sa sakit, sa gutom. Dati nakatira din po kasi kami sa Manila eh. Anak Manila din po kayo? Oh, Manila, doon kami umunan kasama po, eh. Gusto magkano lang po, magkano pong pa naman, 2-5. Wala. Maraming salamat. Maraming po, salamat po. So yun, abangan ninyo yung part 2 ng ating pagtulong kina nanay at tatay, no? Maraming salamat sa mga manonood, no? Sa mga tutulong kay nanay at tatay, mag-comment lang kayo dito sa comment box para makatulong tayo kay tatay, no? Syempre, God will provide. So yun lamang, guys.